Morning guys. Ayan, so na. Yeah. Alam niyo na, palabas na naman kami. Gagala na naman kami. Ayan guys, so medyo mainit ngayon. Kaya naka-sweatshirt na lang kami ni Emma. At saka, ayan o, tumutulo-tulo. At tutunaw na yung yelo dito sa mga ano, sanga-sanga ng mga puno. Ayan. Pero syempre yung yelo nandiyan pa rin yan. Hindi naman basa-basa mawawala yan eh. Diba? Pero mamayang gabi na naman guys, alas 9, gi-snow na naman. Patak na naman ang snow. Oh, yung dumi na sa sakyan, no? Yun na niya, grabe. Ay, lagyan pala muna natin yung gamit. Itong problema dito guys, pagka winter talaga, sobrang dumi ng sasakyan. Putik. Ay, ito to. Putik, maputik. Bye. Ayan, so ngayon guys, itong i-vlog natin ngayon ano. Meron kasi nag-ano sa amin. May nagtatanong kasi nga guys, 'di ba, umuwi tayo ng Pilipinas. Diyan tayo yung camera natin. Kasi umuwi tayo ng Pilipinas, 'di ba? So tinanong niya kung ano daw ba yung mga dinala ko. Documents. Mga documents. Ano yung mga tinanong sa akin, papunta, pabalik. Ayan. So, ayan, ikakwento namin sa inyo yan, guys, mamaya-maya, alright? So, for the meantime, ayan, so, spend muna namin, syempre, yung time namin ni Emma. Kasi, mamaya, pasok na. Pasok na naman tayo mamaya. Ayan, so, ang dumi ng sasakyan, gusto ko magpa-car wash, pero hindi muna ngayon, kasi mamayang gabi nga, sabi nga sa inyo, no, mag-i-slow na naman. Kaya saka na muna. Siguro pag kayo nag-straight na ulit yung ano, yung araw. Ingini sa iyo. Okay. So sige, bigay ko pala kay Emma yung camera. Kasi vlog about me, kumwento ka kami sa inyo, no? Yeah, syempre kumwento ko sa inyo yung naging experience ko. Yeah. Focus tayo dito sa vlog na to, dito sa tanong na yon. Okay. Ayan. So by way of background nga pala sa mga hindi pa naka-subscribe at hindi pa napa-follow yung channel namin. So last November 8, umuwi si Alwin kasama yung anak namin na si Zion sa Philippines. So for about 20 days. And one of the questions or agonies ng mga papauwi talaga ay ano yung mga documents na kailangan i-prepare. Yan, papauwi ng Pilipinas. Kasi nga syempre, paiba-iba yung mga immigration rules. So dapat talaga updated tayo and always prepared sa mga dapat dalhin at i-ready. Kasi nga syempre yung mga immigration officers, hindi natin masabi kung ano yung pwede nilang hingin at itanong. So bago sila umuwi, ayan, sinaman ko rin sila mag-prepare-prepare ng documents. At syempre, so paglalaki pala talaga, hindi masyadong maano sa documents. Hindi masyadong medyo maalam or ayaw nila yung magbusisi, mag-organize ng documents. So sa akin din naka-asa yan si Alwin. So bago sila umuwi, baby, ano yung mga prepare mong documents? Secret. So ako nga pala yung nag-prepare, so ako na lang yung sasagot. So bago sila umuwi, ito yung mga prepare namin sa Canada. Ayan. So the very basic document naman na hindi dapat malimutan ay number one, passport. Yan, syempre, passport para muna to kay Alwin. And then, prepare namin yung work permit kasi yun naman talaga yung status ni Alwin dito. And then, sinama ko na rin yung student permit since dependent ko lang siya and si Sayo sa pagiging student ko dito. So, prepare din namin kahit di naman feel ko masyadong nire-require yung SIN. So, niready ko lang yun. Baka, di ba, in any case, hingin. And then, finally, niready ko rin yung letter of acceptance. So, isang additional proof din yon para makita nila na under student visa yung asawa ni Alwin. Kasi nga, hindi ako kasamang uuwi. So, ang umuwi lang nun ay si Alwin and si Zion. And then, ito, since si Alwin ay umuwi kasama ang anak namin na si Zion na 2 years old, syempre, may mga documents din kaming prepare. So, syempre, number one ulit kay Zion, passport, and then birth certificate. Kasi, syempre, pwedeng tanungin, ano ba yung status ni Alwin? Ba't magta-travel kasama ng bata? So, birth certificate. And then, marriage certificate. To establish nga na mag-asawa kami. And then, siya ang work permit. And then, ako yung student visa.
And then ito yung pinaka-importante na prepare namin. So yung travel consent, kasi nga uuwi si Alwin and si Zion nang hindi kasama ang nanay. So isa lang na parent yung kasama. So nagtanong din ako sa kakilala kong lawyer dito sa Canada kung ano ba yung dapat na i-prepare bago sila umuwi. So may kailangan ba akong document na pirmahan, ipanotaryo? So sabi niya, ang usually na pinaprepare lang naman na document ay travel consent. Yan. Kasi magta-travel nga siya with a minor. So bago sila umuwi, yan, bago yung flight nila, nakipag-meet kami kay Ate Roslyn. So yan, ninotarize niya yon, hindi na actually pinaconsularize. Sabi niya, okay na yun, notarized by a licensed lawyer here in Canada. And then yun, since yun yung prepare, tingnan natin sa dami ng prepare na documents, ano lang ba yung hinanap sa kanya ng immigration officer. Nung pauwi ka, kasi ang flight nila is from Calgary to Vancouver, Vancouver to Hong Kong, and then Hong Kong to Philippines. So ano ba yung mga hinanap sa'yo ng immigration officer? Okay, so ganito po yan, guys, no? Actually, guys, yung papunta tayo ng Pilipinas pa lang, so from Calgary to Vancouver, actually, wala masyadong hinahanap sa akin eh. Ang unang-unang hinahanap lang talaga syempre sa akin yung passport tsaka ticket. No? Passport, ticket. Then, nung pagdating naman namin ng Vancouver, wala rin. Wala rin hinahanap kasi connecting lang naman tayo. So, dun ako pipila sa transfer. So, hanapin ko lang yung gate number ko. So, wala akong, di ako dumaan ng immigration or what. Passport lang, passport and boarding lang pass. Passport lang talaga, boarding pass yun lang. Okay. Yeah, so nung naghintay na tayo sa gate natin sa Vancouver, papuntang Hong Kong, syempre, ganun pa rin. Wala rin naman hinanap sa akin. Syempre, passport tsaka boarding pass lang din talaga. Then Hong Kong to Pilipinas, yun yung kailangan natin ngayon, yung issue, papasok yung e-travel. Yeah. Yeah. So, importante yun, guys, na once na umuwi tayo ng Pilipinas, kailangan natin kumuha ng e-travel 3 days before ng flight natin. Yun pala, hindi ko na-add. E-travel. Yeah. And then, additional nga pala na prepare namin, aside sa mga documents na sinabi ko, yung comprehensive travel and medical insurance. Yes. So, yun. Bali, yun lang naman. After ko nun, pagdating ko sa Pilipinas, wala na. Hindi rin naman ako tinanong nung sa immigration natin sa Pilipinas. Basta sabi niya lang, dalawa lang kayo. Opo. That's it. Kinuha lang yung e-travel ko, then binigay ko lang yung passport namin ni Zion, tapos na. But guys, ang dami namin prepare, pero yun lang naman ang hinanap at hindi naman siya hinanapan nung prepare namin na travel consent. So, yes. Very smooth. Ang mostly hinanap lang ay passport boarding pass, e-travel. Diba? Based dun sa experience ko, yeah. Guys, ha? So, pwedeng natin, iba kasi yung manghingiin sa inyo, yeah. Kapag umuwi kayo ng Pilipinas. So, depende siguro sa immigration officer na natapat sa kanya, yun lang yung gustong hanapin. Yes. Kasi minsan din, alam niyo, may nasasaktuhan na tao na ang dami-daming documents na hinahanap. So, kami, nag-prepare na rin kami. So, maganda, i-prepare nyo na rin yung mga documents na nabanggit namin kasi hindi natin alam kung anong hahanapin sa inyo. Kaya sabi ko rin kay Emma, bago nung time nga na pauwi na ako, sabi ko, baby, kunin ko na rin lahat ng mga documents natin, especially yung sa, yun nga, gaya na sinabi niya kanina, no, yung sa school niya, yung LOA niya, yung SIN niya, para sabi ko sigurado na para at least kung hanapan man ako, at least dala ko. Yeah. Diba? Kulang na nga lang kunin niya rin yung passport ko. Pero syempre hindi ko na yun binigay at pang travel yun. Para sa akin lang eh, para hindi na rin ako magkaroon ng problema. At least, yeah. Pag kasi nahanap sa akin, meron ako na lang, may dala na rin akong folder, guys. Andun lahat nakalagay yung mga documents namin ni Zion. Para kung if ever mananap, ukutin ko na lang. Yun. So yun yung mga documents and yung mga tinanong or hinanap na documents nung pauwi kayo ng Pinas. Yes. So bago tayo pumunta sa mga documents naman na prepare niya pabalik ng Pilipinas and ano ba yung mga hinanap, shout out muna tayo dahil sobrang dami na nating utang na shout out. So pasensya na talaga guys, hindi na namin nasisingit. Pero anyway, isi-search ko na lang yung word na shout out para makita ko lahat nung nagpapa-shout out. So backtrack tayo kay Melvin Makatangay from Edmonton. And then, ito, si Pabs 1219, pa-shoutout. December 19 naman, birthday ko. Ayan, malapit-lapit na. Happy birthday, boss! And sabi niya, crush ko si Madam, no offense. Sorry! Yan, si
happy birthday, Pops. And then, yan, shout out ate, ano, Celine Piads. Yan, lagi itong naka-comment and naka-watch sa aming videos. And then, shout out po kay Larry and Jenny from Edmonton. Yan, and then, wait lang. So, shout out kay Rona from Saskatchewan. So, thank you. Ito yung mga binabasa ko based sa mga comments nila. Shout out, okay, ito. Ito, feel ko taga San Jose to kasi may mga memories daw siya sa San Jose at pinakita ni Alwi na si Katuna Hotel. So, shout out kay Golden Star SMKT, kay paring James Chua, Jojo Balmes, Boy Tividad, Obet Acuzar, Sir Tony Chua. Yan, ganda ng San Jose, Mindoro. And siya nga pala ngayon, nandun si Kabayan Inax. Hindi namin alam, no, na taga doon talaga siya. Pero lately din, kasi nakakabanggita na, kasi kabatch ni Inax yung ate ni Alwin. Yes. So yun, enjoy San Jose. Grabe, nakakaingit kasi usually talaga, nagpapasko kami. Lalo ako nung nag-aaral ako, lagi akong umuwi. Kahit nag-aaral ako, kunwari UST College na, lagi akong umuwi para magpasko sa San Jose Occidental Mindoro. Kasi ano talaga, iba ang Pasko, syempre sa ano hometown mo. And then, another shout out kay Tizoy Abut TV 5952. Shout out kay Red Breten Valenzuela. Yan. Shout out from Momshi Jonah. So, and then shout out nga pala kay Tere ng Calgary. And yung asawa niya na si Glenn at anak niya na si Iona and Kea from Quezon City. Yan. Shout out po sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Shout out kay Carmons TV from Bangkok, Thailand. Yeah, thank you. Yan, so kung saan sana na nakakarating ang video natin. Salamat sa pag-comment ninyo kung mga taga saan kayo. Shout out kay Elizabeth Lopez from Netherlands. Ah, ayan. Baby ka nila tita yan. Yan, sana makabalik kami dyan sa Netherlands. Kuha muna kami ng Schengen visa. So, last ano pa kami nakapunta dyan, 2018. Yeah, friend nila tita baby yan, tsaka tita baby yan. Hello po, ate Elizabeth. And then, shout out from Cebu, si Junior. At Junior lang yung name eh. So, from Bicol native daw siya. And then, shout out kay Kobe Joe ng Saskatoon. And then, ang dami no, pasensya na, ang daming naipon. Shout out kay Bike Tayo 7055. And shout out Justin Punsalan. Sabi niya nga pala, makapag-collab sana kayo ni Rice Velasquez. Pero yun nga, diba, nag-focus kasi talaga si Alwin sa probinsya. Siyempre, yun yung purpose niya. So, maybe some other time, makapag-collab tayo sa mga ibang vloggers dito. Yun, na, diba? Sunod-sunod yung mga vloggers na nag-uwi sa Pinas. Yung mga kilala nyo din dyan. Kasi kaalam nyo naman, Pinas. Hindi, tsaka magki-Christmas din kasi. Magki-Christmas. Yan, diba? Magki-Christmas ngayon. And then, iba ko yung search kasi hindi nagsabing shout out. Meron dito nagsabi shoot out. Diyos ko Lord, na natakot ako. Ano yung shoot out? Para ma-mention ko rin si Kuya. Sabi niya, Amara Gadjali Patarasa. Ito, ano, lagi rin ito nagko-comment. Sabi niya naman kasi shoot out from Saudi Arabia. Diyos ko, nakakatakot naman. Shout out pala. Akala ko naman may shoot out. So, pero thank you sa panonood. So, ang haba-haba ng ating commercial. So anyway, balik tayo dun sa topic natin. Ano naman yung mga documents na prepare ni Alwin pabalik ng Pilipinas. So ito nga, nag-research din kami or nag-struggle kasi hindi naman namin alam na kung ano ba yung mga documents na hahanapin pa. Kasi nga, syempre, first time ni Alwin magta-travel from Philippines to Canada nang hindi ako kasama. So, nag-iisip kami, kailangan pa ba ng DSWD consent na may ano travel with a minor. So, may requirement kasi na ganun. So, may mga nagsasabi na, o try, ano, check nyo, baka kailangan itong DSWD travel with a minor consent. Traveling with a minor consent. Yan, pagka-check naman namin, actually, based sa research ko, nag-a-apply lang yung DSWD document na yon kapag magta-travel yung bata at hindi kasama yung either parent. And sinasabi ko, kasama naman ni Zion si Alvin na parent, yan, although isa nga lang, hindi na mag-a-apply yung requirement na yon. Pero syempre, to be sure, pinapunta ko siya sa DSWD ng San Jose Mindoro. And yun ang sabi? Ano sabi sa'yo? Oh, bali ganito kasi yan, guys. Yun nga, syempre, gusto ko na rin makasigurado rin. Kasi nga, sabi mo kasi ayoko rin magkaroon ng hassle pagdating sa airport.
So ginawa ko, pumunta nga ako dun sa DSWD namin. And sabi niya sa akin, unang-una, hindi naman kailangan, sabi niya sa akin. Pero kung gusto mo makasigurado pa rin, sabi niya, pwede ka naman kumuha. Kaso nga lang, ang daming requirements, guys. Kailangan pa ng ITR ko dito. Siyempre, yung copy ng passport ko, copy ng passport niya. May pipirmahan pa ako. May pipirmahan pa siya, tapos may picture pa. Kailangan ng one by one, mga ganyan. Marami! Sobrang dami. Kaya sabi sa akin nung pinaka-head dun sa DSWD, ganito na lang, sir, sabi niya, para kung halimbawa tanungin ka man sa immigration, ibigay mo tong flyers na to, nandyan, binilugan niya, na nakalagay doon na hindi naman nga kailangan talaga ng consent or mga DSWD na ganyan, kasi ako naman daw talaga yung tatay. Ang humihingi lang ng ganyan, halimbawa, kapatid mo yung magdadala sa anak mo, pinsan mo, ganyan. Basta hindi kasama ang any magulang. Oo, kailangan nyo. Kaya tapos yun, sabi niya, ito sir, bigay ko na rin yung number ko para sigurado, kung questionin ka man, tawagan mo ako, akong sasagot dun sa immigration. So that's it. So mas naging kampante na ako, so hindi na rin ako kumuha nung documents na sinasabi niya. Yun, that's it. Yun. So anyway, bago pala tayo tumuloy, grabe, ang taas ng sikat ng araw. Kakasnow lang guys ha. So ganito talaga sa Calgary. So very sunny city. Yan, silaw na silaw tayo dito. Tunaw na ulit yung yellow. Kakasnow lang kahapon, tunaw na naman ngayon. Oh, basa-basa yung daan. Yan. So anyway, yun nga, since sabi ni Alwin, so, hindi na kailangan, dami nga document eh, pero ayaw na namin ipilit din since hindi naman na required based sa research ko and based sa pag-confirm niya sa DSWD office. So sabi ko naman, since meron na tayong reading travel consent document na signed ng lawyer from Canada, baka okay, pwede na yon. So nandito kami ngayon sa Cross Iron, kanina pa kami naglilipot. So nadaanan namin ito si Uncle Tetsu. At pinabili ko na ngayon si Alwin ng cheesecake. Yan, para matikman na natin. Kasi diba lagi nating nadadaanan ito sa Cross Iron. Maraming pumipila talaga. And since mahaba yung pila ng mga nakaraang time, hindi na kami sumusubok. Pero ngayon, yan diba, ang bilis lang ng pila. Andiyan na si Alwin, next na. Sabi ko, try namin yung cheesecake. Yan, $15.50 lang naman. Kaya si Arwin. So last minute, ginawa na namin 2 boxes kasi sayang naman yung punta, di ba? And feel ko naman masarap siya, kaya dinalawa namin kasi malayo-layo rin ang Cross Iron. Matry? Oh, try natin. First time. First time kong makakatikim na to. Ayan. Guys, nasa Crocs kami ngayon and napakabilis ng pangyayari. Ang lapit kasi ito, nito sa Japanese Tetsu. Ayan, ito lang bibili namin. Napabili ng 4 na Crocs. Buy to get 2. Kasi naman talaga namin. Ayan yung sale. Pero ito lang yung clearance rack nila. Tapos ang daming big size eh. So, nandun lang sa dulo yung size na okay sa amin. Diba? 30 mga napili ito natin. So four pairs. Okay, Susan, I can show you on here. Four I pairs made the two cheapest ones, $100, and you're paying for the two most expensive. Okay? So tapos na tayo, mabudol sa Cross Iron, and open muna natin itong Uncle Tetsu's shop na cheesecake. So hindi ko alam kung marunong ba si Alwin magbukas. Amang yan, guys. First time lang ako. Tamo? Ito lang. Wow, gift wrapper yan. Ayan mo na. Ang tagal eh. Gutom na ako eh. Oh, gutom na. Tikman nga natin itong pinipilahang may kutsara cheesecake. Dyan. Oh, may kutsara. Ah, kala ko maliliit. Ah, isang buo pala siya. Oo. Oh. Ayan. Na-expect ko. Pilog-pilog. Yan. I-cut muna natin. Pakat-cut pa. Hatiin mo na yun. Oh. Ito yung signature nila. Parang pizza cut lang yan. Mm. Lambot nyo. Oh, di ba? Kaya kainin na natin bago mo iuwi. Ganun. Baka maparami ka. Yes. Oh, di ba? Dalawa na. Napadalawa kami. Kasi sayang ang punta eh. Baka magustuhan ni Alwin. Magsisi. Balik na naman kami dito. Ako, hindi naman ako mahilig sa ganito. Siyempre, titikman muna natin. Ano? Sarap. Sobrang lambot niya. Mm. Yeah. Sarap. Hindi siya matamis. Tama-tama lang.
matama lang yung ano, yung tamis niya. Tiko. Di ko sige. Goldilocks ano oil dapat. Yan, oh, sobrang lambot niya. Pinong-pino eh, oh. 'Di ba? So anyway, kakain rin muna ako bago natin ituloy ang ating vlog. Napadaan lang tayo dito sa ano eh, Costco eh. Anong Costco? Napadaan lang kami lang sa tayo dito sa ano eh, Cross Iron eh. Sa Cross Iron. Tapos cheesecake, tapos napagastos tuloy tayo sa Crocs. Pero okay lang kasi matagal na rin kami tumitingin sa Crocs. So nasaktuhan natin na on sale. Masarap, sobrang lambot. Mm-hmm. Parang pagkakain mo palang tunaw na agad sa bibig mo. So tunaw na agad yung ano, $15. Oh, yan. Yan, susubuan ko rin muna si Zion. So ituloy na natin yung discussion. So ano yung mga documents na prepare mo pabalik ng Canada? Okay. So guys, nung nasa airport na tayo ng Manila, ang unang-unang hinanap sa akin na hindi namin nagawa ni Emma is yung e-travel. So hiningian na naman ako ng e-travel doon sa check-in baggage ko. So expected namin ni Emma na hindi na kailangan kasi nga pabalik na tayo ng Canada. So yun pala, kailangan, kaya agad-agad tumawag ako kay Emma para gawan niya ako ng e-travel. So yun, after noon, nagawa niya, nagbayad lang din tayo ng ano natin, yung sa tax. I think ang biniyara ko nun is nasa 2,250. Dalawa na kami ni Zion nun. Kasi 1,650 sa akin, then kay Zion ay siguro 1/4 nun. Ganyan. So after nun, yun lang. Wala nang hinanap sa akin na kung ano-ano pagpasok ko ng immigration. So hindi ka nahirapan sa immigration? Wala. Ng Pinas? Wala. Tinanong lang sa akin nung babae doon sa immigration natin sa Manila, dalawa lang kayo, sabi ko. Yes, sabi niya. Kano-ano mo yung bata? Sabi ko, tatay. Ako yung tatay ni nung bata. So yun lang, wala na. Hindi man lang ako hinanapan na kung ano pang documents. Kung work permit ko ba, wala rin. Or kay Emma, hindi rin. Yun. So hindi pala so, sobrang na sobrang luwag lang. So yun nga, dahil wala namang DSWD na kailangan na document. Kasi ano naman siya yung father. Yeah. So napabilis. Mas matagal kapag magpabiyahe yung bata na hindi kasama yung magulang, kahit sino. Hindi na kami kumuha nun kasi nga meron din naman kaming travel document or consent to travel galing dito sa Canada. So, if ever hanapin, yun na yung ipepresent niya. Pero guys, no, kahit kumuha kami dito sa Canada, nakipag-meet kami sa lawyer, never siya hinanap. Yeah. Yeah. Kay Alwin, papauwi o pabalik dito ng Canada. Pero syempre, maganda pa rin na ready ka. Kasi nga, ito, nagta-travel siya alone. Mag-isa lang siya na magulang. Pwede kasing tanongin, nasan yung asawa. So, with that document, yung travel document na pina-notarize namin sa lawyer dito sa Canada, yun magpuprove na inalaw ko sila or it is with my knowledge na magbabiyahe yung anak ko kasama yung father. Yeah, yun nga din. Pagdating na din namin sa Hong Kong, wala rin naman tinanong sa akin. Tapos pagdating ng Vancouver, eto na, no? Arrive can. Oo, kailangan yung arrive can. Kailangan yung importante yun. Buti na lang din, si Emma na rin ang gumawa. Lahat si Emma talaga gumawa, guys. Hindi ko alam kasi yung mga ganun. Kaya siya yung pina-research ko talaga, pinagawa ko nun. Then after nun, pagpila ko lang, yun nga lang, medyo mahaba lang talaga yung pila sa immigration, ano, sa Vancouver. Kasi that time, medyo madaling araw na yun. Eh, siguro, konti na lang yung ano, yung mga booth. Tapos pagdating ko doon, sabi lang sa akin, ano yung pasok ko dito sa Canada? Sabi ko, ano ako, student yung asawa ko. Then sabi ko, open work permit ako. And nung sinabi ko yung open work permit ako, sabi niya sa akin, may copy ka dyan ng ano, ng yung work permit mo nga, yung documents ng ano. Then ayun nga, dala ko naman. So pinakita ko, nung sinilip niya lang ganyan, okay. Yeah. Parang nila, tapos tinataka niya na yung password namin. So, yung lang naman pala yung kailangan, kahit yung may nakalagay doon na ano, not valid for re-entry. So yun yung hinahanap, tapos in-stampa na yung passport mo. Tapos yun na, tapos na. Kinuha ko na yung bagay ko, then yun, nakita ko na sila Emma. Yeah, multiple entry naman kasi sila, kaya you don't worry na rin. Basta mababa pa rin naman until next year pa yung validity ng mga ano namin visas dito sa Canada. So ayun guys, yung mga documents na
prepare namin at yung mga documents na hinanap lang ng mga immigration officers sa during the entire travel nila Alwin pauwi ng Pilipinas at pabalik ng Canada. Yun. So I hope naging useful itong video na ito sa inyo. If you like this video, please don't forget to click the thumbs up button. Subscribe na rin kayo if you have not yet subscribed. And comment nyo na rin kung taga saan kayo para alam namin kung saan nakaabot ang videos namin. So yeah, I think hanggang dito na lang. We'll see you on the next one. Peace! Peace.